Hi, good morning, good afternoon, good evening. Lahat na ng ating pagbati ay nandyan na sa inyong lahat. At ito na yung sadamit ng ninyo. Ang aking sinukatan, itong shorts lang niya dati, wala nang garter yan. Ito lang ang aking susukatan, o kaya meron kayong dating damit ng ninyo-ninyo, sukatan na lang ninyo para sigurado. Pero ang pagkaiba nito, iba sabi ko kahapon, ay dito natin bubuksan para hindi mahirap isuot. Pero pwede rin. Pero ngayon, ang gagawin ko, dito ako magbubukas sa gilid. Magkabilang gilid para pag sinuot mo, hindi mo na siya tatanggalin sa box. Diba? Pero lalagyan natin siya ng magic tape. Kaya ito ay tatabasin na natin. Ito yung kanyang short. Blue. Aking pin ay perdible. Yan. Kailangan sobra dito kasi lalagyan natin yan ng tupi pag ganyan. Tapos pag duduktungin natin yan sa tape. Tape. Hindi pwede zipper kasi may lock yung zipper, ganun pa rin. Kaya tape lang ang ating ilalagay. Tatabasin na natin. Ito o, tinan mo, walang korte ang puwet. Lalagyan natin siya ng korte para hindi kumulubot. Lalagay tayo ng allowance. Tapos ito o, may korte para sa tupi. Kasi di ba yung sukat niya ay 10 lang, 10 lang. Pero lalagyan natin siya ng laging allowance. Yan na ang korte niya. Kasi nakatiklop. Bali, dalawa na yan. Bibiakin natin dito kasi tiniklop lang natin yan sa may laylayan. Ito yung pagtabas ng banda sa laylayan. Para pag tinupi ng ganon, hindi siya makukulubot. Kasi sumunod siya sa korte ng punyo, sa crotch niya, o, diba? Nakasunod siya sa crotch. Kaya, kailangan laging ganun ang inyong pagtabas. Yan. Tapos, ang pantaas naman niya, gagawa tayo ng style. Ito yung sukat niya. Where's my tape measure? Sinukatan ko na kasi yan kagabi bago ako matulog. Ito, ganyan siya. Ang style naman nito, sabi ko dito sa side ng damit, dito sa may kilikili pababa, dito. Ang ating gagawin, sa harap at saka sa likod ang ating gagawin na butas para ito kagaya nito. Yan. Tutupi natin ito siya. Tinupi ko na yung isa. Ito yung sa likod at saka ito sa harap. Isa sa harap, isa sa likod. Yan. Isa sa harap, isa sa likod.
Ang open nito ay sa likod at saka sa harap. Ngayon, tatabasin. Una natin ikakat yung sa leeg. Siyempre, may allowance. Siya o oh. Kasi dito sa kilikili ang ating sinukatan kahapon ay 9, tapos yung kanyang laki ng kanyang shoulder ay ano, bust line ay 18.5. Where's my tip measure? Bakit wala ang aking tip measure dito? Ito dito ay 18.5. Kasama, hindi pa kasama ang allowance. Yan, tatabasin natin. Be, pakihanap nga ng tick measure ko. Ngayon, ito yung haba niya. 10. Pero dadagdagan natin, ito yung haba niya 10. Mula shoulder hanggang laylayan sa pinakapolo niya. Yan na ang magiging korte. Yung shoulder niya ay medyo tuwid lang ng kaunti. Ito yung sa may liig. Pero ang sa harapan ay palalalaliman pa natin para palaliman natin yung sa harapan. Yung isa sa harapan, yung isa sa likuran. Yung sa harapan ay palaliman natin ng bukas. Yan. Ito na yung sa harap. Itong isa, ito yung sa likod. Kasi kahapon sabi ko dito ang open. Kasi yung iba niyang damit na tinatahi ko, ang open talaga ay dito. Pero ngayon, gagawa tayo ng panibagong style. Pareho bukas. Parehong bukas. Para pag sinuot mo siya, hiwalay. Isusuot mo doon sa kamay, hindi tayo mahirapan. Kasi nga ganun ang style ng kamay niya. Diba? Hindi mo naman siya pwede ipababa. Kaya ang ating style ngayon, isusuot natin siya ng magkahiwalay, susuotin natin siya ng ganoon. Isa-isa. Diba? Kasi mahirap siya suotan kasi hindi naman niya ipinababa yung kamay niya. Yun. Tapos, yung liig nga niya, medyo ating luluwagan kasi medyo malaki ang kanyang bulas ng kanyang liig. Diba? Yan ang ating i-a-adjust. Lalakihan natin dito. Medyo luluwagan natin yung sa bandang liig. Kasi baka sumikip. Pagalitan tayo, ayaw niya nang masikip. Yun, dinagdagan natin siya ng sikip. Ayan o, luwag. Yan na siya. Kurti na natin. Basta tatandaan nyo lagi, yung inyong pagtatabas ay hindi kayo kakapusin sa tela.
Kasi yung ibang tahi, yung sa mga binibenta, ganyan lang siya. Open lang, ganun lang. Buo lang siya. Yan. Buo lang siya. Yan. Ito talaga ay damit talaga. Damit talaga siya. Napunta yung aking technisyo. Uy. Kagabi lang yun. Ginamit ko kahapon. Wait lang ha. Wait lang ha. Tapos. Tapos na natin yung dress. Ito yung katawan. Lalagyan natin siya ng manggas. Sleeve. Lalagyan natin siya ng sleeve. Ang ano ng kilikili niya ay 9. Yung 9, tutupiin natin ng ganito. Bago itatabasin natin siya, susukatan natin siya ng ganito. Kailangan lalagyan natin siya kasi ng kunot sa may shoulder para gumanda-ganda naman yung ano niya. Ayos niya. Nasa sa inyo naman yan kung inyong gagawin. Kaya lang medyo tuwid lang kasi hindi naman siya nakakaangat. Tapos, ang haba ng manggas niya ay 4 lang. 4. Ngayon, may tupi. Siyempre, gagawin natin 6 para may dagdag. Tapos, yung laki ng braso niya, sukatan muna natin. Kasi kahapon, walang sukat. 7, ang luwag, gagawin natin 8. Gagawin natin siyang 8. Yan, manggas na niya yan. Tapos itong ano, kilikili, gagawin ang 9, gagawin natin 10. Kasama na ang allowance. Lagi kayong maglalagay ng allowance. Hirap kasi wala na akong aspili dahil ang aking mga apo tuwing dadaan dito sa makina ko nakuha ng isa. Hanggang sa naubos. Pinaglalaruan lang nila. Hindi ko naman nakikita. Ito na yung manggas niya. Ito yung tupi. Ngayon, siguro naman ay klaro na yung ating paliwanag. Ayan. Ito yung shorts. Ito yung pantaas. Magkabiyak sa harap at saka sa likod para magkahiwalay sila na ikakabit mo
na lang kasi kagaya niyan, naka ano lang naman siya, ka-steady lang kailangan natin. Kasi kung ano, kagaya niyan, sinuot ko ay biak ang likod niyan. Kasi hindi pwede isuot dahil hindi na ang binababa yung kamay. Kaya yun ang gagawin natin para maganda ang forma, bukas sa likod, bukas sa harap. Para magkahiwalay sila, susuot natin. Diba? Klaro. Kasi ang iba niyang damit, ang aking bukas ay dito sa side. Dito. Pero ngayon binago ko kasi ganun din naman ang harap at saka likod. Yun ang ano natin. Pero pag nagtahi kayo, syempre ang isa niyan, diba? Ang isa niyan ay lumalampas dito sa tupi. Halimbawa, yan ang isang side. Tapos yung isa, palalampasin mo siya ng tupi para doon mo ilalagay yung tape pagkabilaan para yung tanda mo sa ganito, magtutugma sila. Magtatanda ka ng ganyan. Tatandaan mo siya ng ganyan. Yung isa ay pantay lang doon ang tupi mo. Yang ganyan. Tutupi mo ng ganyan. Tapos yung isa, lalampasin mo ng tupi. Ayan.